Heto po ang aming kapilya na kung saan ay panatag ka at sumapit nga po ang aming oras ng pagbabanal na hapunan. Isa ito sa maselang okasyon ng mga iglesia ni Kristo sapagkat kung ang isang tumanggap nito ay hindi karapat-dapat, siya ay nagkakasala at hahatulan. Kaya dapat niyang suriin ang kanyang sarili at alalahanin ang nagawa niyang kasalanan. Ihingi niya ito ng kapatawaran at magbagong buhay. Ama, sa araw ng pagtanggap ng aming banal na hapunan, hindi po sana sumpa, bagkus pagkapala para sa aming buong sambahayan at pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan. Sa mga oras na ito, tapos na po ang aming pagsamba. Bawat isa po sa amin ay nakatanggap na po ng aming banal na hapunan. Ito po'y pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ito po'y sinasagawa po namin taon-taon ang banal na hapunan bilang paggunita ng kanyang kamatayan. Mga kapatid, tapos na ang ating banal na hapunan. Uuwi tayong may baon, ngiti at saya sapagkat nakatanggap tayo ng ating banal na hapunan. Ang kayamanang material ay may katapusan, ngunit ang kayamanang espiritual ay walang hangganan. Ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro o ng katas ng ubas ay bahagi ng pagbabanal na hapunan ay ginagawa upang alalahanin ang Panginoong Hesukristo. Bakit nga ba nagkasagawa ng banal na hapunan ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ang banal na hapunan o Santa Cena ay aming isinasagawa bilang pagsunod at pag-alaala sa Panginoong Hesukristo. Aming kinakain ang tinapay na sumisimbolo naman sa kanyang katawan at iniinom ang katas ng ubas na sumisimbolo naman sa kanyang dugo. Salamat po, Ama. Napakalaking biyayang dulot ang banal na hapunan. Naranasan na naman po namin ang napakalakas niyong kapangyarihan. Kakatapos lang po namin magbanal na hapunan. Ito po ang aming mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Sa mga oras na yan ay pauwi na nga kami. Ang inaantay na nga lang namin ay ang anak namin babae. Nagpaalam naman siya, nagpipicturan lang to sila ng kanyang kaibigan. At maya maya baka andito na yon. At nang medyo matagalan nga, sinundo na nga namin. Ay nako, pag hindi sinundo, hindi pa uuwi. To at sumusunod na ang aking asawa. At bago nga pala kami umuwi ng bahay, nagpa siya kaming pumunta sa McDo. Inaya ko nga ang aking sambahayan na kumain sa McDo. Paminsan-minsan lang naman kami kumakain sa mga ganito. Kaya tara, pasok na tayo. Heto't pumipili na nga kami ng aming kakainin. 9:30 na nga pala ng gabi sa mga oras na ito. Nakahanap na rin pala kami ng aming uupuan. Heto't inaantay nga namin ang aming order. Maya-maya nga ay tinawag nga ang aming number. At dali-dali nga na tumayo ang aking asawa at ang aking anak para kuhanin ang aming order. Ito na po ang aming order. Bilisan mo nga anak at ako'y gutom na. Ito nga at may tigitigi sa kaming french fries. Ang next naman ay ang rice with chicken. Salamat nga sa inyong dalawang pag-serve sa amin. Ang next naman ay ang soft drinks. Tara, kain na nga tayo at ako ay gutom na. Salamat po, Ama, sa biyayang bigay niyo sa amin. Maliit man ito, malaki, biyaya ito para sa amin. Naway pagpapala, Ama, ang makamit namin. Mga kasuki, pauwi na nga kami. Pasensya na nga po kayo. At ilang oras na sarado ang aming store. Dahil pinagpaon na namin ang pagsamba. Una ito sa pinakamahalagang kampanin bilang isang mga iglesia ni Kristo. Ang pagsamba ay nagiging gabay na pagalakbay sa magulong sanlibutang ito. At kung kami may mabigat na dalahin sa pagtungo namin sa banal na kapilya, ay parang lahat ito ay napapawi. Pinapawi ng Ama sapagkat ang aming ginagawang pagsamba ay siyang tunay naming lakas upang malagpasan namin ang mga suliranin sa buhay na ito.